Sa larawan na ito, nakaipit pa sa kanyang kotse ang walang malay na si Jonathan Reyes at ang katabi niyang si Carlos Salazar habang nire-rescue ng MMDA. Nasa likod naman nila ang kasamang si Ren Joseph Garcia na binawian na ng buhay. Isang oras din halos bago sila nailabas ng sasakyan. Yung driver, so nakabagsak yung ulo niya. Humihinga pa. Kaso hindi maialis kasi naipit. So kailangan natin ng MMDA rescue para may hydraulic jack. Naganap ang eksenang ito nang banggain ng kotse ni Reyes ang isang jeep na nagbababa ng pasahero sa Eastwood Libis kaninang alas 3 ng madaling araw. Ang masaklap, hinampas ng kotse ang pababang pasahero ng jeep na si Jamel Pacasum. So automatic may patay agad doon na either bababa o sasakay na pasahero. Ang jeep naman na binangga ng kotse ay bumangga naman sa dalawa pansasakyan. Tapos may narinig na lang akong malakas na pagbangga. Tapos nagulat na lang ako nung umuusog na rin ako kasi tinamaan na nga niya ako. Bumalagbag yung jeep, binangga naman ako nung isang jeep. Sa di matukoy na dahilan, tumakas ang driver ng jeep na ayon sa mga nakakita ay tila sugatan din sa aksidente. Yung driver na ito, tumatayo na lang nandun sa may ilalim ng jeep. Tapos pagtayo niya, papilay na siya. Dinala naman ang mga labi ng mga biktima sa isang punerarya sa Maynila. Tinakbo naman sa Medical City ang agaw buhay na driver ng kotse na si Reyes at ang katabi niya na si Salazar. Dalawa ang patay matapos magkarambola ang tatlong sasakyan sa Libis, Quezon City. Ayon sa investigasyon, nagbabala ng pasero ang jeep sa may Eastwood nang salpukin ito ng kotse na minamaneho ng isang Jonathan Reyes. Tiyempo namang pababa ang paseherong si Jamel Pacasu at nasa pool ng kotse. Nasawi rin sa aksidente ang isa pang pasahero na nakilalang si Ren Joseph Garcia. Bumangga rin ang jeep na sinasakyan ni Pacasu sa isa pang jeep. Kritikal naman ang lagay ng driver ng kotse na kabilang sa tatlong sugatan. Iniimbestigahan pa rin po ang sanhi ng aksidente.